വാട്സപ്പ് മെന്നൊക്കെ തീപി അന്തി തരണോ അങ്ങനെയല്ലിങ്കോ തേബെ റോമൻ തീപി നമ്മളി മഗ്ബാബാഗിസേനോ ന കോന്തിൻ കാലമാൻ തുക്കൾ പോസ പി എൽ ഡി ടി ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് അത്ത മകിഗിൻ ടോപ്പിക് പോ നാത്തിൻ ഗയോൺ അയ്യോ പാനു ബ ഇഹൈഡ് ഓ ഇതാഗോ yung ating Wi-Fi name, no? Wi-Fi name or SSID name. So, umpisa po natin. Ito ho ang ginagamit namin ay yung PLDT home fiber modem, no? So, meron na ho kaming ito yung modem natin at meron na po akong sariling password ko dahil ang default account name is admin, default password 1234, pero napalitan ko na po ito, no? So, kaya diretso lagi na po tayo nitong aking password po, no? Yan. Check natin. Yan. Bubukas na po itong ating modem, no? Yung kabuuan, yung loob, kung ano yung mga nasa loob dyan. So, marami po yan, no? So, ang magiging main, ano natin, focus po natin is dun sa Wi-Fi name or SSID name. So, pupunta lang po tayo dito. Ito, nakikita ninyo, WLAN, no? So, click mo lang yan. Tapos, makikita mo na yung basic network settings, no? Diyan sa 2.4G, yan, makikita nyo na po rito, SSID name. Itong SSID name, is commonly called as Wi-Fi name. So, yan po ang aking Wi-Fi name, David Roman TV, dahil nga po, itong aking channel is David Roman TV. So, yun naman po mga kapitbahay ko, eh, hindi rin naman po sila makakapasok dahil palit po ako ng palit ng password. So, ngayon, nandito po tayo at check natin. Ito, nandito rin po yung aking password. So, magiging main focus natin is yung sa SSID. So, ano ba gagawin? Ito, itong nakalagay na broadcast SSID. No? Check nyo lang po ito, itong broadcast SSID. Na makikita po ninyo, yan, andito, yan, nakacheck po, no? So, ang gagawin po lang natin dito sa broadcast SSID na nakacheck, i-uncheck lang po natin yan, yan, i-uncheck. Then, i-click po natin ito, apply. So, pag-click natin yan, so, halimbawa, click nyo na ho yan, halimbawa, no? E, punta lang ho kayo dito sa System Tools, tapos, restart nyo lang po siya. Tapos, balik na kayo dun sa Wi-Fi ninyo, no? So, mamaya po, tingnan natin, ha? Dito tayo ulit sa WLAN. So, pag nakaganyan na po, pero meron po akong tip sa inyo, no? Bago po ninyo i-uncheck yan, make sure na itong inyong Wi-Fi name or SSID name ay isinulat po ninyo sa papel o inilagay sa inyong cellphone at pati password para hindi po nyo makakalimutan pag magbubukas na po kayo dito sa inyong Wi-Fi dahil hindi nyo na makikita yung SSID name, no? So, ganun lang po ang gagawin po ninyo, and then kung tapos na po yun, next pag nakapag-restart na, punta lang po kayo dito sa Wi-Fi nyan, no? I-right click nyo lang po, tapos open network and internet settings. Yan. So, pagka binuksan nyo na po yan, pupunta po kayo dito. Check natin, no, kung ano ito, ayan. Nakikita nyo na po yan. Dito, makikita nyo yung Wi-Fi. Ito, itong Wi-Fi na to, click nyo lang po yan. So, dito na po tayo, no. Show available networks, hardware properties. Punta tayo ng manage known networks. Yan. Pagdating doon sa manage known networks, yan, nandito na ho. Mag-add tayo ng new network, no. Kasi hindi ho natin makikita yan, eh. So, ayan. So, yung network name naman natin, o ano yun? Halimbawa sa akin, ito yung David Roman TV. Yan, susulat ko, tatype ko lang po dyan. Tapos, yung sa open network, tingnan nyo po yan, dapat naka WP2 PAAS. So, pipiliin po ninyo ito, WPA2 Personal AES, no? Yan. Tapos, dito, yung inyong password. O, ano man po yung password na pinagawa nyo. Yan. Lagyan nyo dyan. And then, check nyo lang itong connect automatically. At, connect
even this network is not broadcasting. Tsaka nyo i-say save, no? Click nyo yung save. Tapos po nun, buksan nyo na, yan, pwede na ho kayong makakonect sa inyong Wi-Fi na naka-hide na ang inyong Wi-Fi name. So at least, another level of security po ito. So sana makatulong po ito para hindi na makakonect yung mga unauthorized na gumagamit sa inyong Wi-Fi. So sa muli, ito po ang inyong lingkod, David Roman TV. Bye!